Hello guys, ako nga pala si Wachile. Alam nyo, hate ko tong buho ko kasi sobrang iniklian niya. Sabi ko kasi dun sa bakla, hindi siya mapupuyod hanggang dito. Hindi niya naman sinabi na pati bangs ko, hanggang dito niya. Gusto ko pantay lang sana dito. Kaya hirap na hirap ako, nalalaglag siya. Sumusunod sa galaw. So ayan, anyways guys, anyways. Nagpa-fly away tuloy. Oh. Ang pangit niya pagtuyo, kaya nag-hairband ako. So, marami ako yung kikwento sa inyo. Sa nangyari sa akin sa pagpunta ko dito. Pag ano talaga, pag first time, worst, napaka-worst nang nangyari sa akin. Alam niyo ba, hindi ako sinundo ng amo ko. Or ng agency. Ako lang ang kusang nagpunta dito sa nagpunta sa sa mismong location ng pero yun sa hotel sinundo naman ako do sa exit sa Cheongwon. So ayun, sobrang nakakalito sa guys sa airport, sobrang laki kasi ng airport ng Hong Kong. Tapos ang daming exit, ang daming paliku-liko. Pag exit ko, paakyat naman, mga ganun. Sobrang katangahan ko, guys. And yung maleta kasi to maleta dala ko. Oh. Ayan, 'di ba? Ang laki. Ang laman niya is halos 40 kilos. Kaya sobrang laki niya. Lampas sa bewang ko. Yan pala. Hindi mo dapat sa elevator isasakay. Sa lift o sa hindi mo sa elevator. Sa escalator, sa lift dapat or sa elevator. So, ang ginawa ko kasi nga, first time nga, mamangyan-mangyan. Sa elevator ko siya sinasakay. So, pag ko na ganyan, di ba pantay pang escalator pag dumadaan? Saka pa siya gumagano pag medyo paangat na. So, yung gulong niya, yung dalawang gulong niya sa unahan, nag-misalign. Kaya natumba yung gulong. Eh, sa paghabol ko, hawak ko siya, na ako, na nawalan din ako ng balance, na off balance ako. Hanggang sa dalawa kami nagulong-gulong doon sa labas. Ayun, sobrang nakakahiya. Tapos, merong tomboy doon na, may Chinese na, di ba, pakyat ako. Eto ako. Andito na siya sa tuktok. Malapit na siya doon sa pinaka last step ng escalator. Alam mo, ginawa niya, bumalik siya dito, tumakbo siya pababa. Tapos sabi niya, sinisin niya, sana ko nga stop. Eh, malay ko ba, di ba? Sa escalator pala, may emergency stop siya. Ginawa niya, in-stop niya. Tapos sinigawan niya ako, ng Chinese, hindi ko maintindihan. Siguro sabi niya, ba't doon ako dumaan, parang ganun. Tapos sabi niya, tinuturo niya ako doon. Sabi ko, saan kaya yun? Ayun pala, yung lift, yung elevator nga. So, in emergency stop niya. Alam niyo, guys, kung hindi niya ako, hindi niya in emergency stop yon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. So, ipapakita ko yung picture nung bago pa lang. Ayan, nandiyan yung picture na nangyari sa akin. Pero ngayon, ito din pa sa ako. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Gulong-gulong ako. Pasa. Sobrang sakit niya. Tapos dito sa braso ko. May pasa din ako dito sa braso ko. So, sakit ng katawan ko hanggang ngayon. Kaya naglundag-lundag ako bago maligo. Tapos, ito. Ito. Buti hindi siya guys pumutok, pero yung bukol dito medyo umano siya, oh. Gumanon siya, oh. Yun, oh, ang sakit niya. Ang sakit siya. Tapos ito. Ayan. Kasi tinuon ko siya sa elevator, eh. Hindi ko naka-escalator, eh. Hindi ko kasi alam ng gagawin kung paano ko mai-stop kasi siyempre pangat siya ng pangat. Tapos ako, gulong naman ako ng gulong sa baba. So sobrang worst kasi first time ko walang nag-assist sa akin. Sa guide lang na alam niyo guys, weakness ko talaga yung yung map. Weakness ko yung i-guide ako ng punta sa buti pa ang Pinas, 'di ba? Mabilis ang pasakay sa ganyan, baba, hindi magulo yung street. Dito kasi sobrang gulo, daming paganon-ganon. Kasi nakakalito, liit ng kalsada, ang daming building nakakalito. Kaya mukha akong tanga. May signage naman, syempre hindi ko pa alam yun. So, nag-exit na ako. Sa madaling salita, nasa Cheongwon na ako, sa mismong kung saan nasa yung hotel ko. Hindi, wala pa sa hotel. Cheongwon Exit A2. Tapos nag-chat ako kay sa agency. Sabi ko, dapat ka ako sinundo mo ako. Kasi, tingnan mo nangyari ka ako sa akin, na-aksidente ako. Sabi ko, yung mga kabatch ko, sinundo naman sila ako. Hinayaan mo talaga ako mag-commute. Alam mo, bago pa lang ako dito. Sabi ko, hindi ko na kayang hanapin kung saan yung hotel kasi sobrang pagod. Meron ako, wala akong kain, tapos puyat, syempre. Pero okay lang naman yun. Basta nagsama-sama yung pagod ko nung time na hindi ko na kaya maglakad. Di ito, sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, nasa exit A2. Tapos sabi niya, sige, susunduin kita.
Di sinundo niya ako. Sinundo niya ako doon. Naka-steady. 15 minutes pa siya dumating. As in, guys, yung jacket kong suot, yung minayday ko na suot ko, mapapigaan siya ng pawis. Tapos alam nyo ba, siya mismo hindi niya mahanap yung hotel. As in, siguro 45 minutes kami naglakad. Inusundan niya yung map. Pero andun lang pala malapit. 5 minutes lang pala doon. Tapos nagtanong-tanong sa Chinese, mali din yung direction. Tapos sabi niya sa akin, dito ka lang ako maghahanap din, naka-steady lang ako doon. Hanggang sa bumalik niya siya, sabi, I can't walk anymore. Sabi niya, mag-taxi tayo. Ang ending, magta-taxi lang din pala kami. Anong ba, alas 3 ako natapos sa airport, nakarating ako dito, 8:30 na ng gabi, kakahanap sa hotel. Sobrang pagod. Tapos sabi niya, mag-taxi na tayo. Tapos ako pa guys, nagbayad ha. Yung mga kasama ko, pinamasahihan nila lang amo nyo. Ako, sarili kong pera, nagpapalit ako. Pero anyways, okay lang naman yung pera lang. Pero sa akin lang, sana i-guide, sana hindi mangyari sa susunod na yung bagong magpupunta pa lang ako, magpasundo kayo guys, kasi ako, tanga-tanga talaga ako. Hindi ko alam yung mga ano, weakness ko yan eh, yung hahanapin mo isang lugar. Sa Pinas, okay lang. Madali lang pag sa Pinas, diba? Kasi isang straight lang ng daan. Dito kasi ang gulo. Hindi mo alam, tas ang gulo. Hindi mo pwedeng sundan yung tao kung saan sila. Ano, kasi iba-iba yung pinupuntahan nila. So, mas lalo ako maliligaw. Ayun. Tapos, ayun na nga. Sobrang sakit ng katawan ko, guys. Tapos, pagdating dito, namang yan pa ako. Hindi ko alam paano buksan itong ilaw. Sabi ko, hindi ba kayo na-inform na bisita nyo is mangyan? Nainis ako sa buho ko kasi ano, may iiyak-iyak na ako guys, pero hindi ako umiyak. Sabi ko, ano lang yan, pagsubok lang yan. Tapos eto pa, speaking of, 20, kasi last ko na nakita yung ticket ko, last ko na nakita nung pa-flight na ako yung ticket ko, 20 kilos lang pala ang allowed. 20 kilos ang allowed. So, nag-overbaggage ako ng 8 kilos. Kinalkal ko siya. Ang mga kinuha ko lahat ng pagkain ko, yung biscuit, nakalusot. Yung mga biscuit, sobrang dami kong biscuit na dala. Tapos, mga Dilata Century, mga, ano, Hans, basta kung ano-ano dami. Yun, kinuha ko kasi mabibigat yung inuna ko. Bawal pala yun. Easy open ka. Hindi ko talaga sumunod sa utak ko kasi nabablank ko na talaga ako. Tapos, yun, kinuha yun. Tapos yung toothpaste ko kasi 100 ml lang ang allowed. Yung dalawa 100, yung malaking ganun. So, wala akong toothpaste. Buti dito may premium, yung maliliit. Kinuha din yun. Sabi ko, pahingi naman kahit isa lang. Hindi po pwede, ganyan. Tapos nawala yung mga dilata ko. Kaya wala akong kinakain ngayon guys. Yung mga lalansa, mga binibigay dito. Kasi kanin, ibang klase yung lasa. Kunti, subo lang para hindi ako magutom. Pero sobrang hinayang ko. Tapos eto, nakalusot na nga yung biscuit kasi naman, hindi naman siya water. Hindi naman siya ano, hindi siya liquid. Hindi nakalusot. Yung sobrang dami ng pipilahan mo sa ano, pagdating mo dun sa, dito sa Hong Kong Airport, pag pupunta ka pa lang dito para makuha mo to. Ito kasi is yung QR code mo. Yan. So, ipaparto ko na lang kung ano yung dapat application na i-download nyo pa lang para sa pag papunta pa lang kayo, nasa Pinas pa lang kayo kasi sobrang hassle pag nakalimutan niyo yun. Kagaya nung nangyari sa mga kasama ko. Ako kasi na-inform ng mga kabatch ko eh. So, sa part 2 na lang to. Daming pila no. Sa ikukunin na yung passport ko, ibibigay na yung hotel booking ko, ibibigay na tong QR. Yung last na pila ko na yon, tapos ibibigay na yung duraan. Sa live ba test lang kasi dun. Ano? Nilapag ko syempre yung paper bag. Nilapag ko yung dime biscuit, patchy bar, basta masasarap na biscuit yung baon ko, yung Oreo na orange. Grabe guys, andun lahat yung jelly ace. Ang natira lang dito, yun lang, yung dragon seed, yung mga ganun. Buti ka mo yung cereal at yung gatas nandun sa bag ko kasi punong-puno na yung backpack ko. Tapos yun na nga yung extra, yung ano. Nalimutan ko. Sobrang tagal ko naghintay sa airport. Anong oras kami sa airport na alas 7 ng umaga nasa airport na ako ng Hong Kong. Lumabas ang resort alas 3, pabalik-balik ako sa CR, hindi ko malang naisip na may naiiwan na may wala pala. Tapos nung ako papunta na ako MTR sakay na MTR, sakay ako na lalahan ko, parang kulang yung dala ko. Ay, lahat ng dala ko, alam nyo kayo, pinamili ko na yun na grocery worth 3,000 na iniwan ko lang sa tabi-tabi. Sobra. Sobrang tanga ko.
napakaano ko isang mga ganyan lapag-lapag sa payong, sa wallet, basta wala dapat akong ilalapag nun. Iwan, sobrang hirap ni hirap ako makamove on kahit yun kasi lahat ng pagkain ko na paborito nandun, mga biscuit, kasi dito walang makain-kain, no? Nung kakain mo dito. So ayun, napaka ano, malas na nangyari sa akin. So ang swerte lang, nag-negative po ako sa result. So thank you God, thanks God pa rin. So ang hinayang lang ako doon sa mga pagkain na naiwan ko, sobrang katangahan ko, hindi ako nag-isip. So kung mag-iba baggage kayo, bawal yung sobra 100 ml. Yung kasama ko nga ganyan kalaki na alkoholo, kinuha. Dapat ano lang, ganito lang siya kaliit ang dadali niya. Ganito lang. Ganito lang kaliit. Ayun, hindi ito kukunin. So, ayun guys, thank you sa lahat ng pumunta ng premiere ko. Hindi ko alam kung ipipremiere ko to. Kasi mahirap mag-download. Ang pangit-pangit ba buhok ko? Pangit, no? Parang si Wachile na ano. Lipasan ng ano, kasikatan. So, ayun guys. Thank you for watching. And finally, nandito na tayo sa Hong Kong, ang pangarap kong lugar. Thank you guys. May part 2 tayo. Sa mga hindi ko napanood, babawi ako guys. Thank you for watching.